Well, itong mga nakaraang buwan, mga itong buong taong nakaraan, maraming usap-usapan tungkol sa sinasabi nilang problema ng fake news. Ang problema naman ng totoo, ang fake news has been with us ever since man was born on earth. Paano ba nagsimula ang Biblia? Sa fake news ng ahas. No. kay Adam. Okay, Adam, ano? Okay itong prutas na ito. Ang fake news, walang ibang makakapagsabi sa atin kung anong fake at anong hindi fake, kundi yung sariling pag-aanalisa natin sa mga talakayan natin, sa ating sariling pagsasala no, ng impormasyon. Ano? Kasi ang totoo, EDSA 1, punong-puno ng fake news. Ano? EDSA 2, ganyan din. Ano? Mas lalo. Tapos yung Inquirer, kita naman natin, tinatago yung mga tax evasion cases ng mga amo nila. Ano? O, yung mga Philippine Star, binili na ng Pangilinan Group, tinatago yung mga issue sa kuryente. At saka yung issue sa violation ng Constitution with regards to limitation of foreign ownership. Ownership. Yung ABS-CBN, tinago nga yung mga issue sa kuryente at saka Electric Power Industry Reform Act, kaya tayo ay nagkaroon ng pinakamahal na kuryente sa Asia. Most of the time, no? Kasi may and, fluctuation yan. In the whole world. In the whole world, sometimes. Ano? So, sino ba talaga ang may kasalanan sa fake news? Ano? Yung mga maka-Duterte, meron naman talagang fake news ang gagaling doon. Pero hindi lang po sila. Hindi lang sila. Yung Facebook ba, malinis? Si Mark Zuckerberg ba, malinis? Yung mga humahawak ba ng Facebook, yung mga nagmamaneho ng Facebook sa likod, malilinis sila? O sila ay konektado sa American intelligence din. Makakapagpigil ba ang American deep state o yung gobyerno at yung super secret core nila? The cabal. Na yung cabal nila na hindi hawakan ang potensyal ng Facebook for intelligence. This does not reflect reality. But anyway, let's start with this announcement that Facebook partners with Rappler and Vera Files for fact-checking. Pinili ng Facebook, yan, galing sa Rappler naman na report na yan. Ditong tuwa ang Rappler at ang Verify. Sila pala ang taga-husga kung anong fake news at ang hindi. Ano? Ang problema, alam natin maraming fake news na nanggaling sa dalawa. Ano? And I was telling our guest, Ferdy Pasyon, ang problema hindi lang fake news eh. Yung disappearing news. Yung sadyang tinatabi nila at hindi inuulat. Those matters that are being ignored. Important matters that are being ignored. Tulad nung pagpupondo ng Omidyar, ng George Soros, ng National Endowment for Democracy and other Western foundations sa sariling mga operation ng Rappler and Vera Files. I'll make it very clear, Ellen Tordesillas is a good friend and we believe in many of her work, but the fact is, ano, she is getting millions of pesos and sometimes hundreds of thousands of dollars for running Vera Files. And we will have testimonies if we're asked to testify in any investigation. People complaining that hihingan sila ng data, pangangakuan na ilalabas na hindi ilalabas naman over a year or two at hindi na nilabas. Ano? Yun ang isang hindi napapansin ng iba, yung disappeared news, desaparecidos balitas. Okay, so let's look at the record of Facebook. Si Julian Assange, naalala po ninyo, yung whistleblower, ano? WikiLeaks founder. WikiLeaks, ano? Nakakulong pa nga siya sa embassy hindi sa siya makalabas ng embassy of Ecuador in Britain. Gustong hulihin siya ng British, no? Okay, sabi ni Julian Assange, Facebook is a spy machine for U.S. intelligence. Well, don't take our word for it or Julian Assange. Pag-aralan nyo, di ba? Pag-isipan nyo. Ano? Alam naman natin kung gaano katindi ang international geopolitical intrigues and ano yan. Anong susunod na ano natin? Na isa ito, kamento nga, sasabihin ko lang. Pag ikaw nag-upload sa Facebook ng litrato mo and facts about yourself, akala mo meron kang password, di ba? Na hindi nakikita ng iba. Pero yung password mo nandun sa kanila eh. Alam nila yung password mo eh. Kaya lahat ng ina-upload mo kahit na akala mo walang nakakitang iba, nakikita nila yun. Kasi nasa kanila yung server eh. Di ba? Gamitin lang natin yung common sense natin.
At uto-uto yung mga tao na binibigay nila ng libre yung kanilang mga impormasyon. Akala nila libre yung Facebook. Sabi nga ni Max Kaiser, akala ninyo libre yan. Pero actually, nananakawang kayo ng mga data. Na otherwise, may bayad dapat yan. Binebenta naman nila. Imbis na kayo ang babayaran nung gagamit ng data, sila ang binabayaran. Kaya sabi ni Max Kaiser, ang Facebook, ang produkto, ikaw. Akala mo libre, hindi mo alam, ikaw ang binebenta. And that's information. Information is power. You know? Information is money. Yes. You know? That is one argument for the internet, social media to be publicly owned, not privately owned. Para lahat yan makikita natin. At kung may kita yan, sa atin din. Oo. Di ba? Okay. So let's look at some more expressed suspicions on Facebook. This is from Insurgent Intelligence. Facebook will become more powerful than the National Security Agency in less than 10 years. Unless we stop it. But there really is no way to stop its operation unless we have our own. But China, Russia will have its own. And si Manny Mokato ng Reuters, foreign correspondent na adelantado sa tingin ko, very pro-West, laging dumitira kay Duterte at lahat ng Filipino leaders. Because he is a foreign correspondent and employee of Reuters. So he gets his dough from... He gets his livelihood from that. Sabi niya sa Facebook, yung mga Duterte-tards daw, lilipat na mula Facebook dun sa Chinese or Russian social media. And so, sabi ko, hindi. Bobo ang gagamit lang ng isa. Gamitin natin lahat ng kung ano nandyan. Dahil lahat, we should be careful. But we can freely use them also. Like yung Facebook. Siguro 10 taon na ako hindi pumasok diyan dahil natatakot nga ako. All my contacts, all my preferences makukuha nila. Pero nung nagdesisyon na ako na magagamit ko naman ng Facebook, ginamit ko na. Risk outweighs the benefits. Saka, or the benefits outweigh the risk. Ilan bang gumagamit ng Facebook? Billions, di ba? Paano nila hahanapin tayo? Lalo nating dagdagan, guluhin natin, no? Anyway, there are a lot of questions and you study it. Facebook is an instrument. Ngayon, iniimbestiga ng US Senate. Kasi nga, yung data mining nga ang ginagamit na, binibenta nila with Cambridge Analytica and so on. No? Ako, hindi ako magpapalin lang dyan. Na kunwari, they're trying to make things, to correct things dyan sa Facebook. That's for the American interest. But yung interest nila for intelligence information, we will always be their victims. Well, yun nga, dalawa yan eh. May risk talaga dyan, malalaman nila lahat, pati yung mga friends mo, mga contacts mo. That's why, yung NSA nga, ang talagang pinapakinggan yan, yung mga phone conversations. Ngayon sa Facebook, makakukontakt mo na parang telepono na ngayon yan eh. Magkikita pa nga kayo kasi may camera eh. So kahit na nasa Saudi Arabia yung kamag-anak mo, makakapag-usap kayo. So parang unti-unti nagiging telepono na yung Facebook. That's right. Kaya sinasabi na tatalunin na ng Facebook ang NSA. Now, let's look at their choice naman ng kapartner nila for fact-checking. Rappler! Hindi ba ito yung tumanggap ng $1.5 million and more? Isa lang yun. At maraming mga ibang foreign agencies na nagbibigay dyan sa Rappler. Nung nahuli, at sinabi bawal yan. Hindi yan investment na permitted under the Constitution. Anong ginawa ni Omidyar? Binigay yung $1.5 million investment to the Rappler managers and directors. That's 5.5 million each. Hindi kaya maapektuhan yung kanilang... pag-iisip. Alam natin na itong Rappler anti-Duterte, anti any president, and pro-yellow, pro-Noy-Noy, and so on. I think it's basically pro-American. Pro-American, and very anti-China, anti-Asia. Let's look at, itong Omidyar at itong mga nagpopondo ng sari-sari sa buong mundo, bilyon-bilyon. Sa Ukraine, yung anti-Putin internet TV, sino ang nagpopondo? Ito po, babasahin ko po dahil baka hindi nyo mabasa sa TV screen nyo.
Canada International Development Agency, SIDA, nasa Pilipinas din yan. Maraming pinopondo ditong NGOs, the Embassy of the Netherlands in Ukraine, Canadian charity called Ukrainian World Foundation, blah, 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 maraya, no? And founder Pierre Omidyar. Omidyar, yung nagbibigay din sa Rappler. Fund is one of the four biggest donors to the anti-Putin internet TV in Ukraine. Itong mga ito ang nag-kudeta, nag-udyok ng kudeta. Yung legitimate president, si Yanukovych, pinabagsak nila. At parang yung ginawa nila kay Marcos, pina-exile nila, tapos nilagyan nila ng tuta nila. Ginawa nila kay Marcos, ginawa nila kay ERA. At lahat ng ari-arian ng gobyerno ng Ukraine na privatized at nakuha ng mga Westerners. Mabuti naman ang ating pamahalaan. There are many elements that are very helpful now. Ano, tulad ng I like the Philippine Competition Commission na nung panahon ni Noynoy ginamit para suportahan ng oligarchs dito. Ngayon talagang tulad nung pinipigil yung merger, yung buyout ng Grab sa Uber, ano, which will create a monopoly. You know? They're still opposing that. That's good. Ito naman, the Philippine watchdog probes Facebook over Cambridge Analytica data breach. You know? But I hope they will probe this fact-checking arrangement of FB, Rappler and Vera files. No? Itong Cambridge Analytica is an issue na sumabog sa Estados Unidos dahil nga, minimina ng Cambridge Analytica yung preferences yung, ng American mga tao people for their marketing campaign siguro. Ibebenta nila sa iba't ibang kandidato. Kandidato or companies products. Na nagbebenta ng sabon. Kung ano. O itong mga ito, mag-advertise kayo dito kasi ready na sila na bumili sa inyo. Ganito ang preferences nila. Okay, and so sana itong Philippine Watchdog bantayan na rin itong Facebook, Rappler, Verifiles arrangement to be the fact-checker. Let's stop it. And my final image there is yung aking sinalihan na signature campaign. Again, using Facebook. Ano? Yan. So this is one way we can use Facebook against whatever plans they have, no, na hindi po mabuti sa atin. Ano? So ito, kasi meron silang program na ganyan, no? Yung kung may petition ka, Pirmahan, paramihan ng pirma. So ako naman, pumirma ako, may nagpadala din sa akin, pumirma ako, ako naman humihingi ng pirma ng ibang mga tao para pigilan itong itong Rappler Facebook arrangement, no? And so on. So Ferdy, we have our last minute. Ang pangalan ng grupo namin, Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention. So, we believe that any form of foreign intervention should not be allowed. We are already an independent country. Eh. So, let's stand by our being independent. And most of all, pag-ingatan natin itong 100% foreign ownership of everything. Delikado po ito, no? Ito ay magli-legalize lamang sa illegal foreign ownership ng certain corporations. At saka ihabol ko dyan, Ferdy, yung nakatagong foreign ownership. Oh, yes. Tulad ng Rappler. Lahat ng pondo niya, o higit sa kalahati ng pondo niya, galing sa foreign... Mali-legalize yan pagka pinalitan natin yung provision. Mali-legalize yan. Pwede na. Legal na. Ay makokontrol ng foreigners ang ating media, which is important for the winning of the hearts and minds of the people. Okay. So, after this week, you can watch these episodes also on YouTube at the channel of Mentong Tiu. Okay. Maraming salamat and have a good weekend. Until next week.